Kani-kanina nga lang, Cheryl, bago tayo umere, marami mga pasero ang biglang nagsihabol para sumakay ng mga bus ngayong oras na to. Yung iba kasi pinauwi na ng maaga ng kanilang mga employer, pero yung iba naman ay naghintay pa ng sweldo ngayong araw. Pero matindi naman yung seguridad na pinatutupad dito, lalo na yung basic health protocol, hinahanapan ng ID yung mga pasero para malaman kung sila nga yung destination na pupuntahan nila ay residente sila. Mula alauna ng hapon, dumami ng bahagya ang pasahero sa PITX. Karamihan sa kanila, half day lang sa trabaho at pinauwi na ng kanilang mga kumpanya para maagang makauwi sa kanilang mga probinsya para sa Holy Week. Mulaan po, ngayon trabaho, wala na, sa trabaho. Bagamat tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero, malayo pa rin ito sa inaasahan ng mga bus dispatcher na volume ng pasahero noong mga nakaraang Holy Week bago ang pandemya. Pagkakit na sila dati ng mga 12,000, 5,000 na lang po sa pag-apod. Pero masaya na rin daw sila kahit papano. May bumibiyahe pa rin pasahero kahit pa nasa ilalim ng ECQ ang NCR Plus. Mamadali ko sila ngayon. Kasi may ano, may cardio. Kaya mga ko pala, marami nag-uumiya na sila. Sa loob ng mga bus, mapapansin ang mahigpit na pagpapatupad ng physical distancing. 50% lang ng kapasidad ng bus ang pinapasakay na pasahero. At bawal din ang may katabi sa upuan. Pero tingin ng mga bus dispatcher, hanggang alas 5 lang ng hapon ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga bus dahil biglaan lang daw nawawala ng pasahero sa PITX kapag sumasapit na ang alas 6 ng gabi dahil sa curfew at ECQ.